Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na kayo po ay dumalo sa 177th death anniversary ng bayani ng ating lalawigan, Hermano Puli. All of us should be proud of what Hermano Puli has contributed to our society and to our history. He is one of the first heroes of our country who fought for religious freedom, who believed that everybody has equal rights, has human rights that are ingrained and imbibed in him as an individual. Wala pa po si Jose Rizal, wala pa po si Mabini, wala pa po yung ibang mga mas kilalang bayani. Ang nag-umpisa at nagsilbing catalyst para ipaglaban ang ating kalayaan ay si Hermano Puli. At yun po ay pwedeng ipagyabang ng ating lalawigan. Marami na po kami mga historians na nakausap at sinabi po nila dahil sa ginawang kabayanihan ni Hermano Puli noong hindi siya pinayagan maging pare at itinayo niya ang Confraria de San Jose, ay ito ang nagsilbing inspirasyon para ipaglaban ni Gomez, Burgos, and Zamora ang kalayaan ng Pilipinas. Na alam naman natin si Gomez, Burgos, at Zamora ang nagsilbing inspirasyon din sa mas sumusunod na bayani tulad ni Jose Rizal. So it was Hermano Puli who laid down the foundation for our independence, for our freedom. And I'm proud to say, mga kasama, dahil sa kabayanihan na pinakita ni Hermano Puli, I'm proud to be Quezonian 100%. Nung ako po ay bumabiyahe papunta dito sa bantayog ni Hermano Puli, labis po akong natutuwa sa mga developments na nakita ko papunta dito. Yung town center, if I'm not mistaken, mukhang 70% na siya. Yung UniHealth na nakikita ko to, another hospital, mukhang 20% na rin siya. At ito lahat makasama nung dati, nung gumagawa pa tayo ng mga sinauna nating Hermano Puli, was a quiet community. But now we see bustling economic activity that will definitely provide new opportunities para sa mga kababayan natin dito. And I would like to congratulate, of course, the leadership of the city government of Tayabas for being proactive and progressive. Congratulations. Kaya hindi po talaga kami nagkamali na piliin ang lungsod ng Tayabas para itayo ang special ang Quezon Sports Complex na ngayon ay taga sa site preparation na. Nung nakaraan taon, nung tayo po ay nagdiwang ng ating Hermano Puli, ay inabot po tayo ng matinding ulan. Naalala ko ay habang kayo ay nakasilong sa ating mga tent, ako po ay nag-iisang binubuhos ng ulan at basang-basa. Sino po ba yung mga nakasama namin last year? Pakitaas nga yung kamay. Sino yung mga nakakasama namin every year tuwing tayo nagsa-celebrate ng Hermano Puli? Sino yung nakasama lang namin ngayon? Kukunti lang kayo. Doon sa mga nakasama lang namin ngayon, huwag na kayong makinig sa kwento ko. Dahil yung iba na taon-taon ko nakakasama, alam na po nila yung kwento na ito. But doon sa mga bago, pakinggan nyo na lang. At doon naman sa nakarinig na, ano, Jean Tito Ofel, pagbigyan nyo na ako, dahil last term ko na to, baka sa 2022 ko na lang ulit may kukwento ito, ano. Ang karanasan ko kay Hermano Puli. Sa mga hindi nakakalam, I had a personal experience with Hermano Puli. Of course, not physically. Nung ako po ay high school, meron po kaming play dula na hinanda sa Southridge. And that was the biggest production that our school has ever endeavored in. Siguro, hindi bababa sa mga 70 students yung kasama po namin doon. In fact, kumuha pa po kami ng mga actors and actresses from UP para i-support yung play na yon na entitled Puli. At sa dinami-dami namin mga magkakaklase sa Southridge, isa po ako sa napili na maging bahagi sa play na yon. And for 3 months, mga kasama, 3 buwan,
gabi-gabi, nagpa-practice kami, inaabot na kami ng alas 3 ng umaga. At minsan nag-aalala po yung nanay ko, pag uuwi siya, bakit wala pa rin si JJ? Uuwi yung tatay ko, bakit wala pa rin si JJ? At ang parati nila sinasabi, nagpa-practice ng kanyang play. Nung dumating na po yung araw na ipipresent na po namin, Puli, in Southridge, yung tatay ko, hindi na po nag-attend ng session sa Congress. Kaya naka-Amerikana siya. Yung nanay ko, hindi na po pumasok sa opisina, bihis na bihis. Yung mga kapatid ko, hindi na po ipinapasok sa school para mapanood nila ako doon sa play na Puli. At yung iba pa po namin kamag-anak. Full force ang pamilya Suarez. Front row seat sila doon sa stage. So nag-umpisa na po yung play. Lumabas na yung mga characters, lumabas na yung ibang mga supporting cast. Tapos, during the play, mga kasama, ang scene ko po ay total darkness, talagang madilim na madilim. At biglang lumabas po si Gob. Out of the darkness, lumabas si Gob. At ang sinabi ko po, Puli! 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 Tapos, nawala na naman si Gob. Tapos, tumakbo na naman po yung play. Natapos na po yung play, itinawag na lahat ng mga actors at supporting cast. Sabi ng tatay ko, yun lang ba yung ginawa ng anak ko? 3 months sila nagpa-practice at 3 line lang ang sinabi niya. Hindi pa ako pumasok sa Congress para lang mapanood yun. So, ang akin doon, tunay pong nakakatawa. Dahil, sipin nyo naman, 3 months kong pre-practice yung 3 linya na yun. Pag wag po natin kakalimutan mga kasama, na ngayon ay nagbabalik na raw po ako, maging maliit man o malaki ang bahagi mo, contribution pa rin yun sa isang mas malaking gawain. Natulad po natin, ilan po sa atin ay halal, ilan po sa atin pinagkakatiwalaan, ilan po sa atin ay may hinahawak na posisyon. Huwag na po natin masyadong bigyan ng pansin na ako ay ganito, ako ay nasa ganito. Siguro mas isipin natin ay ano kaya ang maitutulong ko at maiaambag ko sa kabuuang organisasyon para ma-meet namin ang ating objective. One thing that I learned in 8 years of governance in Quezon Province is you always have to have a purpose and you always have to have a meaning in your life. Because without meaning, without purpose, oftentimes you will find yourself lost. Oftentimes you will not know where to go. Oftentimes the direction is not very clear. But with purpose, with meaning, nagkakaroon ng sense of fulfillment ang isang individual. Kay Hermano Puli, pinakita niya ng kanyang fulfillment sa buhay ay paglaban ang kalayaan ng paniniwala. Religious freedom was the meaning for Hermano Puli. Similarly, 177 years after his death, we find Quezonians who has found their purpose as well, and we will find more meaning in what they do today. And these are 24 soldiers who fought for our freedom in Marawi, na lehitimong Quezonia. At sila po ay nandito ngayon. Siguro para lubos po natin sila makilala, sila po'y isa-isa ko pong tatawagin. Roderick Recana. Arnel Labaco. Evanson de Guzman. Abelardo Valencia. Bernardo Palad. Reynar Pangdan, George Esguera, Jonathan Flavier, Guillermo Velasco, Alvin Fordan, Jerry Gacho,
Jason Casas, Jeric Millar, Anthony Traquina, Julius Avila, Philip Felipe, Alan Benvenuto, Mark Anthony Nunezca, Rocco Rapal, Ricate Renato de Villa Javier, Mark Basilio, Louis Valenzuela, Jonard Pedito, hindi po natin nakasama ngayon, Limuel Palmania, Lito Cubales, Dandy Marquez, and Joan Wilson Olorosa. Mga kasama, last year, binigyan po natin ng parangal yung first batch ng mga sundalong taga Quezon na nakipaglaban sa gera sa Marawi. Nung panahon ng December of last year, muli na naman natin binigyan yung ibang batch ng mga sundalo na taga Quezon na lumaban sa Marawi. Inipon po namin yung listahan dahil ayokong magkaroon ng chance na hindi natin mabibigyan ang lahat ng mga kababayan natin. So sila ay nanggaling sa iba't iba pang mga detachment na ngayon ay assigned sa iba't ibang lugar. That's why it took time for us to collect all of them today. Kaya po natin sila pinararangalan ngayon, mga kasama, ay dahil gusto ko pong ipakita sa kanila na hindi po sila nakakalimutan ng lalawigan ng Quezon. Na bagamat ang gera ay malayo sa atin, ang kanilang pinakitang kabayanihan, ang kanilang ipinakitang pagmamahal, ang kanilang pinakitang pagmamalasakit at sakripisyo ay kailanman ay hindi makakalimutan ng inyong mga kababayan. Konti lang po ang halagang maibibigay namin sa inyo, ngunit ito po ay walang katumbas na pagmamahal at pagdadasal ang ibabalik din po naming dagdag sa ibibigay po namin sa inyo. Mga minamahal ko po mga kababayan, oftentimes we forget na habang tayo ay nabubuhay, may mga taong naka-uniforme na nagsasakripisyong upang masigurado na tayo ay mabuhay ng maayos at tahimik. That we are able to achieve our dreams, that we are able to fight for what we believe. Because the environment that they provide us makes sure that it is applicable for us to do what we want. And these are the men in uniform. Mga sundalo po mga kasama. Kaya ngayon, sa pagdiriwa po ng Hermano Puli, mula po kay Governor J.J. Suarez, maraming salamat sa naginawa niyo para sa amin, para sa lalawigan ng Quezon, at para sa bansang Pilipinas. Palakpakan po natin si Rati Rati. At sa inyo po lahat mga kasama, sa pagdiriwang po natin ng 177th death anniversary, ay ang hamon siguro para sa ating lahat is to make sure that we have a little Hermano Puli in all of us. Is to make sure that our provincial hero that has inspired so much and so many heroes live in our hearts, live in our spirits, in everything that we do. We don't need to die for something that we believe in. What's important is we fight for something that we believe in. What's important is we find our purpose. What's important is we find our meaning. Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal ko pong mga kababayan, muli ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam nyo, ngayon po ay November 4, 2018. At lahat tayo ay nanggaling sa isang very, very long weekend na I'm sure marami sa inyo mga kamag-anak ay umuwi, marami sa inyo mga kamag-anak ay dumating, mga kaibigan at kaklase, na siguro ilan sa inyo ay nagdiriwang ng inyong reunion itong nakalipas na mga araw, but you decided to be with us today.
And I think that is very important. And I want to thank you for being with Quezon Province in commemorating the life of Hermano Puli this morning. Kaya muli po, maraming salamat. To the City Government of Tayabas, headed by Mayor Reynoso, Mayor, congratulations. You're doing a wonderful job as a Chief Executive. And you can count on the support of the provincial government in the endeavors that you will provide a better future for Tayabas. Sa inyo, sa lahat mga kasama, sa mga department heads na nandito ngayon, at sa lahat ng mga social civic groups na nandito ngayon, sa natitirang mga buwan na ako po ay maglilingkod pa rin bilang gobernador, umasa po kayo mas marami pa pong sorpresa, mas marami pa pong mga proyekto at programang ipatutupad ang ating pamalang panlalawigan upang siguraduhin naman natin na yung inumpisahan natin noong 2010 ay matapos natin maganda, maayos at on time. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Mabuhay po kayo at mabuhay ang ating lalawigan.